Hello po sir, sa tingin niyo po ba, kasya po ba sa pang-araw-araw na gastusin at pang-tuition yung kinikita sa part-time job? Hi guys! This is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World! And sa video na to, sasagutin naman natin yung question tungkol sa mga gastusin dito sa Japan kung ikaw ay nagpa-part-time job. Maraming salamat sa iyo, Ray M. And may isa pa na medyo related din sa question na yon. So, ito yung question ni Brandon. Sabi ni Brandon, Hi po! Thanks po sa mga info. Ask ko lang po, pag nag-student po ba kayo dyan? Makakaya po ba matustusan yung tuition at monthly bills sa pa-part-time po? Thanks po in advance. Ayan, thank you Brandon and Ray M sa inyong mga questions. Nung ako ay nagpa-part-time job pa lamang, okay, kasama namin yung iba ko pang mga kaibigan na nagpa-part-time job din, ay sobrang hirap talagang i-balance yung gastusin, okay? Sa totoo lang, mahirap i-balance, lalo na kung may pamilya ka. Pero kung single ka, wala kang ibang sinusuportahan sa Philippines, ay tingin ko mas magaan yung iyong buhay. Siyempre, ano to ha, real talk to. Kung ikaw ay mayroong sinusuportahan sa Philippines habang ikaw ay nag-aaral dito slash nagpa-part-time job, okay, working student ka dito sa Japan, eh medyo mas mahirap yung mahirap mag-budget. Kasi unang-una, kaya ka nandito sa Japan ay para mag-aral ng Nihongo or mag-aral sa Senmonggakko or nasa university ka. And ang mga tuition fee sa mga schools na yan ay napakamahal. Lalo na sa Senmonggakko. University, pwede ka pang maano dyan eh, magkaroon ng, anong tawag doon? Scholarship na kapag matataas ang iyong mga grades ay sasagutin ng school or yung sponsor mo yung tuition fee. Pero sa Nihongo school naman, eh, although wala silang ganun, medyo mahal din ang tuition fee nila, pero mas mahal yung nasa Senmonggakko. Let's say kunwari lang ha, ang tuition fee ko noon sa ECC ay nasa 80 lapad sa isang taon. Kung i-compare yun sa Senmonggakko ay nasa 100 lapad naman per year ang iyong tuition fee. Panoorin nyo rin yung previous video ko tungkol sa 100,000 na sahod dito sa Japan, ay posible ba? Okay, posible ka bang magkaroon ng ganong sahod? So, nasagot ko nga dun yung tanong na yon. And medyo connected yan dito kasi syempre, matutustusan mo nga ba yung iyong tuition fee, pamumuhay, kung ikaw ay nagpa-part-time job lamang? So, yung video ko previously ay parang sagot ko yon sa isang full-time job. Okay, sa isang full-time job employee kasi nagbanggit ako dun ng mga Shakai Hoken, nagbanggit ako dun ng mga babawasan sa iyong, or yung mga deduction dun sa iyong payslip. May video ako about sa payslip kung ano yung mga deductions. So, panoorin nyo rin yun. Check nyo aming playlist ng Work in Japan playlist para makita ninyo yung aking sinasabi kung ano itsura ng payslip. Kung ikaw ay part-time job naman dito, okay? Ito yung scenario dito sa video na to eh. Student visa holder ka, nagpa-part-time job ka. So, kung part-time job ka, ibig sabihin limited yung iyong oras ng pagtatrabaho. So, kung limited yan, ilang oras? 28 hours a week lamang. Hindi ka pwede mag-exceed doon, okay? Kasi makikita yan ng immigration. So, kapag ka nakita yan ng immigration, gaya na netong ano, nakwento sa amin ni Fred, yung isa naming friend na kagagraduate lamang sa Senmonggakko. Congratulations dahil may trabaho na siya. Check nyo yung aming ano, interview ko sa kanya kay Fred nung nag-onsen kami. May kita nyo na tatlo kami dun. Yung thumbnail nung tatlo kami, yun si Fred. Kagagraduate lang din niya sa Senmonggakko nung time na yun. And nagtanong ako tungkol sa mga buhay niya sa Senmonggakko. Kaya kung interested kayo, panoorin nyo rin yun. So yun na nga, nabanggit sa akin ni Fred na meron siyang Vietnamese na kaklase na hindi na nirenew yung student visa dahil na trace ng immigration na lumagpas siya or sobra-sobra na yung kinikita niya sa pagpa-part-time job niya. So parang kumita ata siya ng 40 lapad? I'm not sure. Hindi ako sure doon, pero sobra-sobra yon sa isang nagpa-part-time job. Okay, so kami, nung nagpa-part-time job kami noon, ay siguro pinakamataas ko ng sweldo sa isang buwan ay 11 lapad lang. Pinakamataas na yun ha, pero yung normal talaga na natatanggap namin noon ay nasa 8 lapad. Okay? Pinakamababa naman kasi siguro mga 5 lapad sa isang buwan. Ganyan lang siya kababa guys. Kapag ha, depende yan sa inyo. Sa sipag ninyo, depende yan sa sipag yung pumasok. Kung araw-araw talaga binibigyan kayo ng schedule ng inyong part-time job. Kasi pag part-time job yan, magpapakita kayo ng schedule ninyo eh. Ito yung schedule namin sa school. So, titignan niya ng tencho, nung manager,
manager kung okay, so si manager ng kung saan kayo magpa-part-time job, che-check niya, okay, dito kayo pwede magtrabaho, yan. Then every day sa isang araw, 4 hours yung pwede mong pasukan, okay? 4 hours. So kung i-divide mo yung 28 hours sa isang linggo, dun mo i-calculate ilang oras ka lang ba pwedeng pumasok sa isang araw, sa isang linggo, okay? So hindi ka pwede mag-exceed dun para hindi din magkaroon ng issue dun sa iyong renewal ng inyong student visa. Kaya mag-iingat kayo dun, guys. Kami nung time namin, ingat na ingat din kami nung takot na takot kaming sumobra-sobra yung kinikita namin. Kaya tinitiis namin yun. Maswerte na lang ako kasi may mga kababayan din tayo or may mga friends din ako dito na tumutulong sa akin para at least guminhawa yung buhay natin dito. So yun, mga kasama ko sa bahay, hati-hati kami sa mga gastusin, sa bills. Kung nagtatanong kayo paano yun magiging balance, so makakatipid talaga kayo, guys, lalo na sa mga nagpa-part-time. Kung meron kayong mga relatives dito na pwedeng tumulong sa inyo, so parang magiging focus nyo na lang ay yung pagpa-part-time job ninyo. Kumbaga, yung relatives nyo ang sasagot ng inyong mga gastusin sa araw-araw na pagkain, sa renta, di ba? Mas medyo magaan yun kung may mga taong tutulong sa inyong magbabayad nun para sa inyo. Pero kung kayo lang talaga from scratch, kayo lang talaga yung mamumuhay dito gaya ko. Ako, na-survive ko yan dahil nga, patuloy ko yan na-survive dahil nga meron akong cashier sa apartment, meron akong cashier sa pagbabayad ng apartment, bills like kuryente, tubig, gas, and syempre pagkain. Sobrang mahal ng mga pagkain dito, guys. Kahit sabihin mo na kumikita ka ng 100,000 pesos dito, parang hindi mo naman yun mararamdaman dahil sa mahal din ng gastusin dito, okay? Mahal lang gastusin ng tubig, gas, rent, diba? So, kung nagpa-part-time job ka lang, sobrang hirap i-balance no, lalo na kung may pinapadalhan ka din sa Philippines, okay? Kasi syempre, kung let's say, halimbawa, nagpa-part-time job ka, and ang kinita mo lang sa isang buwan ay 11 lapad. O sabihin na natin 10 lapad para hindi mas mahirap mag-calculate. 10 lapad, tapos sa 10 lapad na yun, bawasan mo ng share mo sa bahay. Let's say, ang share ko sa bahay ay nasa 3 lapad and gosen, yan, 35,000 yen. So, yung 100,000 yen minus 35,000 yen, magkano na lang yon? 65,000 yen, ba? Diba? So, kung 65,000 yen, meron kang 65,000 yen. Kung meron kang pinapadalhan sa Philippines, bawasan mo siguro ng magkano yan. Ikaw na bahala. Pero, isipin mo, magbabayad ka din ng tuition. Kung ikaw lang magbabayad ng tuition fee, sarili mo, ikaw lang magbabayad nun. At ang tuition fee mo ay umaabot ng 80 lapad. Kailangan mo talagang calculate mabuti. I-budget mo mabuti. Magkano yung, well, in the first place, babayaran mo naman na talaga yung tuition fee in advance bago ka pa man pumasok dito sa Japan or bago ka pa man ma-admit sa school na i-enrollan mo. Syempre, may processing yan. Tatanggapin ka nila, i-interview ka nila. Kung yun nga, may mag-i-sponsor sa'yo. So, kaya mo bang bayaran yung tuition mo? May mga schools dito na tumatanggap talaga ng tuition fee in, ano niya, 1 year yung babayaran talaga ng buo. Pero maswerte kami dun sa ECC noon na 6 months. So, parang twice yung installment yung bayad ng tuition fee, 6 months. So, yung first half ng tuition fee in 1 year na yon ay humingi ako na syempre ng tulong ko sa parents para mabayaran yun. And then, yung another 6 months ko ay ako na ang nagbayad nun, paunti-unti, galing sa aking kinikita sa baito, sa arubaito or baito, it's the same with part-time job. Ako na nagbabayad nun. So, naglalaan ako ng paunti-unti, monthly, binabayad ko, iniipon ko yon para pagdating ng bayaran ng tuition after 6 months ay may maibayad ako. So yun, guys, tingin ko makakayanin nyo naman kasi nakayanan naman namin, ba? Diba? Meron pa akong sinusuportahan sa Philippines na asawa at anak ko, so meron akong pinag-aaral, binubuhay. So what more pa kaya kayo na student pa lamang or single and ready to mingle? What more pa kaya kayo, kakayanin nyo yan, guys? So talagang matinding budget, matinding diskarte lang ang kailangan ninyo, and support din sa inyong mga kaibigan na nakapaligid sa inyo or relatives. Kasi hindi ninyo kakayanin, tingin ko ha, na mag-isa. Kailangan nyo ng support, okay? Lalo na kapag student visa holder ka, yun na nga yung unang-unang requirement eh. Sponsor, sinong magsusupport sa inyo, okay? Mas malaki yung chance na ma-approve yung inyong student visa kung malakas ang inyong sponsor. Like yung halimbawa, family, meron kayong family business, yung parents mo may family business, nag-earn ng ganitong income, or merong nagtatrabaho sa ganitong mas mataas ang sahod sa relatives mo. Hindi naman kailangan parents mo lang ang mag-support sa'yo. Pwede rin namang ibang relatives like auntie, uncle, yan, mga ganyan. Sana nasagot ko yung questions nyo, and wag kayong mawala ng pag-asa. Wag kayong
ma-distract na, wow, sa umpisa pa lang parang hindrance na yung kumbaga, wow, ang laki naman pala ng gagastusin pag nag-student visa ka. Eh, totoo naman yun, kasi mahal talaga mag-aral dito, okay? Pero isang way yun para makapunta ka dito, at yun yung ginawa namin, okay? At nakapunta kami dito, and ngayon yung aming student visa ay naging working visa na. Pero yung topic na yan ay ibang video yan, so please like this video and mag-comment din kayo. I-share nyo na rin tong video na to para sa mga estudyante pa lamang or kung sino man yung mga interested na mag-student visa dito sa Japan. Huwag kayong mawala ng pag-asa, laging may pag-asa. Yeah, kaya yun ang ginagawa ko sa mga videos na to para meron kayong references, okay? May guide din kayo kung gusto nyo matupad ang inyong pangarap na makapunta ng Japan. So yun guys, sa mga hindi pa nag-subscribe sa aming channel, please mag-subscribe ka na and i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang mga videos. And sa mga nag-subscribe na, maraming salamat sa patuloy na panonood na aming mga videos at hindi kayo nagsasawa sa aking pagmumuka. I-check nyo yung aming homepage, yung aming YouTube homepage, kasi merong playlist tab doon. And i-check nyo yung aming mga playlist, baka may maitulong sa inyo yon, like paano mag-improve ng inyong YouTube channel and paano maghanap ng trabaho dito sa Japan, paano kumuha ng student visa dito sa Japan, paano magbenta sa Mercari, paano mag-call financial stock market, at kung ano-ano pang makakatulong sa inyo na based on my experience, sa aming experience dito ay isishare namin yun sa inyo through our playlist, kaya i-check nyo yun guys. Okay? Maraming salamat ulit. This is Alan and I will see you on our next video. Thank you so much. Bye!